story po ito na bumabati sa inyo na isang maganda at mapayapang buhay. Ang aking pong kulay ng damit ay green. Ano po, kasi may dumaang pasto. Itutuloy ko po kahit may dumaang isang palakang lalaki. Na ang ating pong topic ngayon, ang ating pong kwento ay tungkol sa palaka. At ako po ay may ipipresent sa inyong nag-house tour po ako kay Swiss Ganda. At ito po ay tungkol sa palaka. Kaya tingnan po natin muna ang mga meaning o kahulugan ng palaka upang lalo lumalim ang ating pagkakilala sa ating pong amphibian frog. Frog meaning and messages. In general, when frog symbolism jumps into your life, it indicates that now is a time to find opportunities in transition. In other words, the amphibian has arrived to help you swim quickly through some severe life changes. When a lucky frog comes into your life, that's a sign of transformation and it may well spark many wonderful changes. Frogs as good luck symbols. I really like frogs, but when you think about what a frog is, it's cold-blooded amphibian. It lives mostly in a watery or humid environment. True, there are some exceptions in toads and it can lay many eggs at one time. Great for reproduction. Does the frog become a symbol for fertility and safe travel as well? Here's some of what's attributed to the frog as a bearer of good fortune. So number one is good luck. Number two is fertility. Number three is abundance. Four is wealth. Five is health. Number six is friendship. So napakinggan po natin ang mga meaning at messages ng frog. Kaya at least alam na po natin na yon ay symbolizes ng good luck. Ano po? Na ito ay good luck. Number two is fertility. Number three is abundance, wealth, health, and friendship. Kaya kung makakakita tayo ng palaka sa loob ng ating bahay, ay yan ay symbolizes ng good luck. Kaya huwag nating papatayin kung hindi maging kaibigan natin. So, tunghayan po natin ang mga iba't ibang palaka sa bahay ng aking kapatid. At ito po ay talaga ang kanya po kasi nahilikan ay collection ng frogs. At meron tayo ding iba't iba na mga palaka. Yun. Tingnan po natin. House tour muna po tayo sa kasimplihan ng bahay ng aking kapatid. Ayan. Iba't ibang palaka kasi ang kanyang hilig ay palaka. Palaka pa rin. Palaka pa rin. Ayan. Ito ay palaka pa rin. So, napakahilig talaga niya ng palaka. Binuksan ko muna ang main door. Palaka. So, ito yung inahin ng mga palaka. Ayan, ang gagandang palaka. Ngayon, ang anak ng palaka. Diba, ang ganda ng palaka ngayon.
yun. Ang iba't ibang klase ng palaka. The frogs of the rising house. Nakadapang palaka at mayroong magtuturong na palaka, may nag-uuyahing palaka. Iba't ibang palaka. Ano yung palakang yun? Bastos yung palakang yun. Para napagbasa na. Nasaan yun? Nasaan? Ayan. Ano ba yan? Palakang yan. Ay, ito, like, kasari-sari. May mga bastos na palakang ito. May silver na palaka. Ang ganda ng mga collection. Oh, ito pa rin. Ang ganda. Ang palakang buhay. Ito ang palakang, ang ganda ng palakang yun. Ganda. Exceptional collection. Ito ang palakang. Rin ang maganda. Oh, tignan mo. Oh, talaga naman. Siguro ito yung bakla. Ay kanong-kanong ng mahiwagang. Oh. Ito ang ating house tour na ang pinaka head eye ang palaka. Mayroong queen na palaka at may nakadapang palaka. Okay. At panghilod na palaka. Excellent. Malaking palaka. At mayroong palaka nakadapa. House tour natin. Palaka pa rin ba ito? Ang palaka. Ito naman ay elephant. House. Horse. Ayan, ito ang may-ari ng bahay. So, dito lang po tayo sa palaka. Ito naman ang mag-asawang palaka.
natong hayan po natin ang kabuuan ng palaka na nawa po ay mayroon kayong kapulutan sa aking video about the frogs. Kaya again, thank you so much for watching and supporting my videos. So again, please subscribe and share para po lumago at lumaki ang ating channel. Again, God bless us all. I love you all. Bye. Kawai kawai.